Good morning. Alas dos ng madaling araw, pasok na tayo. Pag Sabado, maaga akong pumapasok. Kasi, kailangan itong maagang matapos. Kada Sabado kasi may pasok talaga kami. Pag nag-work ako ng Sabado, kailangan kong matapos ng alauna kasi kailangan kong bumiyahe. Ang advantage ng katira sa Kunjang o sa factory, maglalakad ka lang. Hindi mo kailangan bumiyahe para pumasok. Nakakapagod yun. Na-try ko na yung mag 2 rides ng bus bago makapasok. Sa biyahe, antok ka na. Pagpasok mo, antok. Ang kagandahan din dito sa amin, walang pakialam yung amo. Papasok ka, pag natapos na yung shift, yung kabilang shift, pwede ka nang pumasok, pwede ka nang mag-start ng makina. Walang tao. Tapos na. Tapos na yung panggabi, ha. Bubuhayin lang natin. Tayo nagbubuhay ng ilaw. Kasi pinapatay nila. Kasi nagagalit yung mga matatanda kapag nakabukas ang ilaw. Ayan. Papanda rin natin lahat yan. Titimbang-timbang. Tapos, ganap nang gagawin. Ay, nagbaon tayo ng kape. Nagbaon tayo ng kape. Hindi libre yung kape dito sa amin. Sa iba, sa ibang company, may libreng kape. Lalagay ito sa lagayan ko. May lagayan tayo dito. Ang unang gagawin ay magputol. Puputol tayo ng tela. Bago namin putulin, sinisilip namin kung may hindi maganda, kung pangit yung gawa. Sisilipin namin dito sa gilid. Ayan. Kung may guhit, eh may guhit dito. Pangit tong tela na to ngayon. Pangit itong makina na ito. Tapos sinisilip namin sa gilid kung may mga balahibo. Ayan, sinisilip namin dito kung may balahibo. Ang isang tela ay nasa 20 to 21 kilos. Minamarkahan ko siya ng machine number para hindi ko makalimutan pag maglilista. 9. Machine number 9. Ililista ko doon mamaya. At ito yung heater. Ito yung heater namin. Lahat ng siyam na makina, kung sinong naunang pumasok, paanda rin namin. Para sakto lang yung ano, sunod-sunod na pagpapalit ng mga sinulid. Kapag naubos kasi ito, papalitan ng bago. Bago ay ito. Diba, manifesto yan. Nabawasan na yan. Ito yung bago. Ganito kakapal. Kapag 18 to 19 kilos, pitong tela. Pitong tela ang nagagawa nito. Pero kapag 20 to 22 kilos, pang anim. Anim na tela. Mamarking tayo. Ayan. Tinitimbang muna namin 21.3 kilos. Tapos ililista namin dito kung saang makina, machine 8. Tsaka namin mamarkahan. Ganyan markings namin. Iba-ibang ano, iba-ibang company, iba-ibang markings. Ito G, may na January 6, klase ng tela, class A machine. Tapos span ng pang-ilan sa tela, ito yung kilo. Tapos yung tali, yung kulay ng tali, iba-iba. Ito, class A. Tapos yung supot, itong green, class A. Ayan. Green. Ayan. Diyan namin tinatambak yung mga tela. Class A, class D. Ayan, pink. Class C. Malamig. Nakasarado lagi ito. Kapag binubuksan lang namin kapag ano, ilalagay. Ganun lang.
araw-araw ganon. Kaya tingnan nyo yung oras. Baka sabihin niyo nagsisinungaling na po. Alas dos tayo pumasok, ha? Alas dos. 2:20 na. Yun lang ginawa natin. Diba? Ayun lang. Ganun lang yon. Ganun lang kadali. Kadali, tingnan. Kapag natapos na, walang ginagawa, paupo-upo, kape-kape. Pero pag may gagawin ulit, arangkada ulit. Ganun lang. Dati talaga, nahihirapan din ako. Ang mahirap talaga yung pagpapalit ng sinulid. Masakit sa kamay, lalo na dito. Masakit. Pero nasanay na, okay naman. Nag-enjoy na. Kapag wala ang ginagawa, gusto mong magkape, kape-kape, pwede kang pumunta sa bahay, diba? Sa labas lang. Pwede kang kumain saglit. Depende, timingan mo. Timingan mo yung makina kung anong oras siya matatapos yung isang tela. At saka walang masyadong problema kung hindi maalam yung makina. Pwede nga lumas-lumas. Kaya papaupo-upo lang kami. Walang ginagawang masyado. Yun lang. Mamaya, papakita ko rin sa inyo paano magpapalit ng span. Yung nagpapa-stretch ng tela. Ubus na yung span. Wala na. Papalitan natin ng bago.